Sa December 18, bibigyan sana si 4 Division World Champion Donny Nietes ng activity fight kontra sa upset specialist na si Renz the Jaguar Rocha. Pero nakakapagtaka nga lang na ang matchup ngang ito ay hindi itinuloy. Kaya nga dahil dito ay medyo nainis yata ang kampo nila Rocha. At sinabing mukhang iniiwasan nga raw ang kanilang fighter na matatandang umiscore ng isang unanimous decision victory noong nakarang taon kontra sa two-time world title challenger na si Aston Palikte. Hindi nga lang din kasi si Nietes ang unang napabalitang makakalaban dapat ni Rocha, sapagkat muntik na rin siyang ikasakay IBF Bantamweight Mandatory Challenger na si Michael Dasmariñas. Kaso hindi rin nangyari. Pero para nga mabigyan rin ng pagkakataon na makapagpaliwanag si Nietes, tinanong siya ni Ginoong Joseph T. Ramos ng Business Mirror kung ano ba talaga ang rason sa kung bakit siya tumanggi sa alok na laban kontra kay Rocha. Ayon sa dating fighter ng Ala Boxing Stable, hindi umano ito worth it. Wala raw siyang mapapala sa kasalukuyang PBF Flyweight Champion at sila lang umano ang makikinabang sa paglaban sa kanya. At kung maaring nga raw ayaw sana niyang kapwa Pinoy na naman ang kanyang lalabanan, wala naman daw sanang problema kahit anong uri ng tune-up ang ibigay sa kanya. Basta wag lang daw kontra sa Pinoy. Kaya imbes na ngayong Disyembre sana siya babalik sa itaas ng lona. Ang kanyang comeback fight ay mangyayari na lang sa February doon sa Dubai. At pagkatapos nga raw nito ay aayusin na ng kanyang bagong promotion na MTK ang laban niya kontra sa matagal na niyang inaasam-asam na makaharap na si former number 1 pound for pound king, Roman Chocolatito Gonzalez. Samantala, mapunta naman tayo sa paparating na Tyson versus Jones na mangyayari sa November 28 sa US at kung dito sa Pilipinas ay November 29. Ayon sa mga naunang lumabas na balita, ang rules umano sa exhibition fight na ito ay talagang pang-exhibition lamang sapagkat bukod sa tig-dalawang minuto lang ang itatagal ng bawat round at 12 ons ang gagamitin na gloves, wala umanong merit kahit patulugin mo ang iyong kalaban dahil walang knockout at wala ring official winner na idedeklara pagkatapos ng laban. Ngayon ayon sa pay-per-view, ang salpukan ni Tyson at Jones ay nagkakahalaga ng halos $50 at parang hindi naman yata makatarungan para sa mga manonood na magbayad ng ganitong halaga para makapanood lang ng parang sparring session sa pagitan ng dalawang mahigit 50 anyos na. Kaya matapos ang masusing palitan ng ideya dahil siguradong makakapekto ito sa magiging income ng boxing event, nagkaroon na naman ng pagbabago. Ayon sa kakalabas na update mula sa mga organizers tungkol sa susunding patakaran sa laban, ang i-score umano sa matchup na Tyson versus Jones ay ang WBC at posible na nga rin daw ang knockout. Bale, ang pagkakaiba na nga lang ng exhibition fight na ito sa pangkaraniwang heavyweight professional match ay 12 ons ang gloves imbes na 10 ons at mananatili ring 2 minutes ang haba ng bawat round. Hindi na nga rin nila kailangan magsuot pa ng headgear kaya parang halos professional na rin ang dating, kaso nga lang dahil nga sa mga modification sa rules, kahit sino ang manalo sa pagitan ni Tyson at Jones, hindi pa rin ito counted sa kanilang official boxing record. Asahan nga lang din natin na hindi magiging maluwag ang officiating. At baka pag nakakita sila ng cut alinman sa dalawang fighter, baka doon pa lang ay itigil na agad ang exhibition match.